Magandang umaga! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Filipino 4, Quarter 1, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsagot sa mga tanong sa mga tekstong pang-impormasyon. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matututuhan mo ang tungkol sa tekstong pang-impormasyon. Ito ay nagsasaad ng mga sulating dikathang isip o non-fiction na ang layunin ay makapagbigay alam sa mga mambabasa tungkol sa isang paksa. Ito ay makikita o mababasa mo sa mga magazine, talambuhay, aklat ng kasaysayan at iba pang katulad nito. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagsagot sa mga tanong sa mga tekstong pang-impormasyon. Narito ang mga halimbawa ng mga katanungan at ng kasagutan. Unang tanong, batay sa iyong kaalaman, ano ang ibig sabihin ng COVID-19? Ang sagot ay, ang COVID-19 ay isang matinding virus na nagdudulot ng malalang sakit kapag ikaw ay nahawaan. Isa itong pandemya na nararanasan ng buong mundo. Ang mga sintomas nito ay ubo, sipon, lagnat at hirap sa paghinga. Ito ay nakamamatay kapag hindi naagapan. Sumunod na tanong, bakit ipinagbabawal ng mga may katungkulan sa pamahalaan ang lumabas ng bahay sa panahon ng pandemya? Ang sagot ay, upang maiwasan na mahawaan ng virus na COVID-19 dahil ito ay maaari mong makuha sa mga taong may sintomas nito sa pamamagitan ng pagbahing nila. Ang droplets nito ay maipapasa sa iyo. Sumunod na katanungan, paano mo mapangangalagaan ang iyong sarili sa panahon ng ganitong kalamidad? Ang sagot ay, sa pamamagitan po ng pagkain na masusustansyang pagkain, pagsusuot ng face mask, pag-iwas sa matataong lugar, paghuhugas palagi ng kamay, paggamit ng alcohol, at pagpapanatiling malinis ang kapaligiran. Ngayon ay gawin na natin ang unang pagsasanay, pagsasanay bilang isa. Basahin ang teksto at suriin ang mga kasagutan sa mga tanong. Ang ating babasahing teksto ay Talambuhay ni Juan Luna. Siya ay isa sa kinilalang bayani ng ating bansa. Inilagay siya sa pedestal ng Pilipinas sa larangan ng pagpipinta dahil sa mga obra maestrang The Death of Cleopatra, Blood Compact at Espolarium. Si Juan Luna ay ipinanganak noong 22 ng Oktubre, taong 1857, sa Badoc, Ilocos Norte. Siya ay anak ni Joaquin Luna at Laureana Novicio. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at sa Academia de Dibujo y Pintura sa Maynila. Pangarap niyang maging isang mandaragat, kaya't siya ay matiyagang nag-aral ng nabigasyon o paglalayag. Nakamit niya ang katibayan sa pagiging mandaragat noong 1875. Nagtrabaho siya sa barko at nakarating sa maraming magandang lugar. Ito ang nagtulak sa kanya upang mahilig sa pagpipinta. Nag-aral siya ng pagpipinta sa Madrid, sa Escuela de Bellas Artes. Ang kanyang naging guro ay si Alejo Veja. Karamihan sa kanyang mga ipininta ay nagkamit ng karangalan. Ilan sa kanyang mga obra maestra ay ang Death of Cleopatra o Ang Kamatayan ni Cleopatra, Blood Compact o Sanduguan, at Espolarium. Dahil sa mga larawang iginuhit niya, si Juan ay pinaghinala ang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan. Noong 1896, siya at ang kapatid na si Antonio Luna
ay hinuli at ibinilanggo sa Fort Santiago sa hinalang kasapi ng Katipunan. Taong 1897, si Juan ay pinalaya at agad na nagbalik sa Espanya upang lakarin ang paglaya ng kanyang kapatid na si Antonio. Tumulong din siya kina Rizal, Lopez Haina at iba pang mga Pilipinong nasa Europa sa kanilang krusadang makamit ang reforma para sa Pilipinas. Matapos siyang maglakbay sa iba't ibang lugar sa Silangan, inabot siya ng matinding karamdaman na kumitil ng kanyang buhay noong 7 ng Disyembre taong 1899. Naibigan niyo ba mga bata ang talambuhay ni Juan Luna? Para sa pagsasanay bilang dalawa, batay sa nabasang teksto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong halimbawa ng tekstong pang-impormasyon ang inilahad sa teksto? Magaling! Ang sagot ay, ang halimbawa ng tekstong pang-impormasyon na inilahad sa teksto ay ang biyograpiya o ang paglalahad ng talambuhay ng isang tao. Pangalawa, ano-ano ang mga obra maestra ni Juan Luna? Magaling! Ang sagot ay, ang mga obra maestra ang iginuhit ni Juan Luna ay ang The Death of Cleopatra, Blood Compact, at Spolarium. Pangatlo, bakit siya pinaghinalaang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan? Magaling! Ang sagot ay, pinaghinalaan siyang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan dahil sa mga larawang iginuhit niya. Pang-apat, bakit siya bumalik sa Espanya matapos siyang palayain sa pagkakabilanggo? Magaling! Ang sagot ay, upang lakarin ang paglaya ng kanyang kapatid na si Antonio. Pang-lima, ano ang sanhi ng pagkamatay ni Juan Luna? Tama! Ang sagot ay, ang sanhi ng pagkamatay ni Juan Luna ay ang pagkakaroon ng matinding karamdaman. Tandaan! Ang tekstong pang-impormatibo o tinatawag ding expository ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, saan, kailan, sino at paano. Ang ilang tiyak na halimbawa ng tekstong impormatibo ay biyograpiya, mga impormasyong matatagpuan sa diksyonaryo, encyclopedia, almanac, mga pananaliksik sa mga journal, siyentipikong ulat at mga balita sa radyo, telebisyon at pahayagan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang tatlo. Basahin at unawain ang teksto at sagutin ang mga gabay na tanong. Ang pamagat ng ating tekstong babasahin ay Maliitang Pagmimina, Malaking Problema. Maraming pook sa Pilipinas ang mayaman sa ginto, kaya maraming Pilipino ang nagmimina rito kung saan kumikita naman sila. Ngunit gumagamit sila ng asoge o mercury upang matanggal ang ginto sa kinatataguang bato. Lason sa lamang dagat at tao ang asoge. Sa dami ng nagmimina ay tone-toneladang asoge ang natitipon sa mga batis at ilog na gamit sa pagmimina ng ginto. Maiisip mo ang panganib ng asoging ito sa mga mamamayan. Unang katanungan, ano ang pamagat ng teksto? Magaling! Ang sagot ay, ang pamagat ng teksto ay Maliitang Pagmimina, Malaking Problema. Pangalawang katanungan, ilarawan ng bansang Pilipinas batay sa tekstong binasa. Magaling! Ang sagot ay, ang Pilipinas ay mayaman sa mineral kagaya ng ginto. Pangatlong katanungan, paano nakatutulong sa tao ang pagmimina? Tama! Ang sagot ay,
Nagbibigay ito ng kabuhayan sa mga nagmimina sa pamamagitan ng mga kitang mula sa ginto. Pang-apat, bakit mapanganib ang asoge sa tao at lamang dagat? Magaling! Ang sagot ay, dahil ang asoge o mercury ay nakalalason sa lamang dagat at tao. Panglimang katanungan, anong ahensya kaya ng gobyerno ang dapat na makialam sa kasong ito? Tama! Ang sagot ay, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na nangangalaga ng kalikasan. Para naman sa huling pagsasanay, pagsasanay bilang apat, sagutin ang bawat katanungan sa ibaba upang makabuo ng salaysay. Ang patlang ay dala ng kagat ng lamok. Ang mga lamok ay may dalang virus na nangingitlog sa patlang. Sa patlang lamang lumalabas ang lamok na ito mula sa kanilang pinangingitlugan. Upang matalos ng maaga kung may dengue ang isang tao, dapat makilala ang mga palatandaan ng sakit na ito tulad ng mga sumusunod. Lubhang mapanganib ang sakit na dengue, kaya't huling paalala, makabubuting patlang upang maging malayo sa sakit na dengue. Para sa unang patlang, ano ang maaaring dala ng kagat ng lamok? Tama! Ito ay dengue. Pangalawang patlang, saan nangingitlog ang mga lamok na may dalang virus? Tama! Ito ay sa tubig. Para naman sa pangatlong patlang, tuwing anong oras lumalabas ang lamok na ito mula sa kanilang pinangingitlugan? Magaling! Ito ay sa hapon. Ano ang mga palatandaan ng sakit na dengue? Magaling! Ito ay ang mga lagnat, rashes sa katawan, pananakit ng mga kalamnan, at pagsusuka. At para naman sa huling patlang, upang maging malayo sa sakit na dengue, ano ang dapat gawin? Tama! Laging maglinis ng kapaligiran. Mga bata, natapos nyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Tandaan! Ang tekstong pang-impormatibo o tinatawag ding expository ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, saan, kailan, sino at paano. Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod, paalam! Thanks for watching!